Kung sa nakaraang video, pinag-usapan natin ang top 12 na pinakamagaling na manlalaro sa buong Kanagawa. Sa video naman na ito, pag-uusapan naman natin ang top 12 na pinakamagaling na manlalaro sa labas ng Kanagawa. So it means maraming team na ito, mahigit 50. Ngunit ang ating top 12 ay nakabatay lamang sa pinalabas sa manga at talagang binigyan ng spotlight sa story. Disclaimer, ang top 12 na ilalabas natin ay sarili ko lamang na top 12, ayon na rin sa gustong ipahatid ng manga at mga kakayahan ng bawat individual na ating nasaksihan sa mga laro. At kung hindi ka naman sumasang-ayon, libre ang comment section para sa inyong sariling top 12. Anyway, simulan na natin. Kyohi Yahima ng Toyotama. Bali kung mapapansin nyo, wala siyang larawan na nakalagay. Kasi naman, sa bawat eksena niya sa manga, puro siya nakatalikod. At sa labanan ng Shihoku at Toyotama, pinakita niya sa atin na gamay niya ang pagiging shooting guard. At pinakitaan niya rin tayo ng kanyang passing skills. Ngunit kahit ganun pa man din, siya pa rin ay nasa pang-12 pwesto. Dahil hindi natin masyadong nasaksihan ang kanyang tunay na kakayahan. Masahiro Nobi ng Sano Kogyo. Ang manlalarong ito ay kabilang sa number 1 team sa Japan na Sano. Dito nga siya ang vice captain ng kuponan. Ang kanyang uri ng paglalaro ay mahalin tulad natin kay Sakuragi dahil pareho silang hindi masyadong maasahan sa paggawa ng puntos. Ngunit kung rebound lang ang pag-uusapan, isa siya sa kinakatakutan sa rehiyon nilang Akita. Dahil nga sa kanyang tangkad at experience na rin sa paglalaro, tiwalang-tiwala na siya sa kanyang rebounding skills. At kitang-kita naman natin yan noong binantahan niya si Sakuragi na wala nga raw itong makukuha na bola sa rebound. Ngunit gaya ng inaasahan, itong si Nobi ang walang nakuhang rebound kay Sakuragi. At dahil dito, linagay natin siya sa pang-11 pwesto. At isang factor pa, dahil nga'y kunti lang ang kanyang playing time sa Sano. Mitsuaki Iwata. Siya ang sentro ng number 1 na team sa buong rehiyon ng Osaka na Toyotama, na considered na rin bilang Class A na team. Ang kanyang uri ng paglalaro ay katulad din nila Akagi at Uzumi, na dinadaan sa lakas ng katawan para makapuntos. Ngunit sa level ng ganitong paglalaro ay napag-iwanan ang sentrong ito. Dahil kita naman natin kung paano siya minamama ni Akagi at wala man lang magawa kundi panoorin na lang si Akagi na makagawa ng puntos. At mismong si Kishimoto nang nagsabi na walang laban ito kay Akagi. Ngunit ang kanyang asset na kinabiliban din ng lahat ay ang kanyang pagiging badas at pagiging matapang sa loob ng painted area na kahit sinong sumasalubong ay talagang hinaharangan niya. Mikio Kawata ng Sano Kogyo. Siya ang dambuhalang power forward o sentro ng Sano. Sa kanyang taas na 210 cm at timbang na 130 kg, talagang napakalaki ng rookie ito. At talagang isa sa nagpahirap sa kupunan ng Shoku noong Nationals. Considered nga kung lakas lang ng katawan ang pag-uusapan, nakahanay na siya sa katulad ni Akagi, Masashi at Sakuragi. Ngunit kahit ganun pa man din, nasa pang-10 lang siya na pwesto. Dahil nga'y hindi siya athletic sa paglalaro. At isang move lang ang kanyang kayang gawin at yun ay low post. At isa pang factor kung bakit nasa pang-10 siya ay dahil kabado pa siya sa paglalaro. Dala na rin nang wala pa siyang masyadong karanasan. Daihiro Itakura ng Toyotama. Siya ang numero unong point guard ng rehiyon ng Osaka at top 3 leading scorer sa buong Osaka. Ang ganyang klase ng stats ay pinakita niya sa atin nung nagharap ang Toyotama at Shoko sa Nationals. Dito nga'y pinahirapan niya ng gusto ang point guard ng Shoko na si Miyagi. Ang kanyang klase ng paglalaro ay maitutulad kay Maki dahil isang point guard na bihasa rin sa pisikalan. Kaya kahit hindi siya masyadong kilala sa Japan, itong si Itakura pa rin ay mayahanay sa katulad ni Fujima at Maki na nasa ibang level na ang pagiging point guard, hindi lang sa loob at sa labas din ng rainbow line. Minori Kishimoto ng Toyotama. Siya ang second ace player ng Class A team na Toyotama, sunod kay Minami. Sa buong rehiyon nilang Osaka, siya ang second leading scorer. Ngunit itong si Kishimoto ay masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa isang chapter nga sa manga, sinabihan pa niya si Sendo na siya nga raw ay isang overrated na manlalaro.
Ngunit sa kabila ng kanyang kayabangan, meron siyang ibubuga sa loob ng court. Isa nga siya sa nagpahirap sa kupunan ng Shoko noong Nationals. Dahil na rin sa lakas ng kanyang katawan at experience, kayang-kaya niyang umiskor sa depensa ni Sakuragi na napakahigpit. At kayang-kaya niyang sabayan si Sakuragi pagdating sa talunan at lakas ng katawan. Kazunari Fukatsu ng Sano Kogyo. Siya ang kapitan ng number 1 team sa Japan na Sano. Ang kanyang uri ng paglalaro ay katulad na katulad ni Maki ng Kainan. Dahil nga'y pareho silang matangkad bilang point guard. At dahil kaya niyang maglaro bilang all-around player. At kilalang kilala siya bilang manlalarong gamay na gamay ang pagpasa, pagiging sharpshooter sa tres, at mahigpit nitong depensa. Ayon na rin kay Maki, dahil sa kumpiyansa nito sa kanyang sarili, si Fukatsu ay kayang-kayang itigil ang momentum ng kalaban. Kumbaga, ang bawat tira nito ay pamatay sunog. At as a captain nga, malaki ang respeto niya sa kanyang mga kasama. At tinatawag niya itong Yo, na ang ibig sabihin ay man. Masashi Kawata ng Sano Kogyo. Siya ang sentro ng Sano at kilalang kilala sa buong Japan. Kasi naman, ayon na rin sa manga, siya ang numero unong sentro ng Japan. Dahil sa tulong ng kanyang mga kasama sa Sano, dinomina nila ang buong Japan. At alam nyo ba, na hindi naman talaga dapat sentro ang kanyang position. Dahil noong first year itong si Masashi, ay 165 cm lang ang kanyang height. Kaysa power forward muna siya pinaglaro ng kanyang coach. Ngunit bigla siyang tumangkad ng 25 cm. Kaya siya ay nagdesisyon na maging sentro na lang. At dahil na rin sa kanyang experience at pagmamahal sa laro, siya ang naging number 1 na sentro sa buong Japan. Ngunit ang tanging kahinaan niya lang ay hindi siya masyadong mataas tumalon. Kaya dinadaan niya na lang sa pursadong box out. Minoru Matsumoto ng Sano Kogyo. Siya ang shooting guard ng number 1 team sa Japan na Sano. Ang kanyang uri ng paglalaro ay katulad ni Stephen Curry ng Golden State dahil sobrang sharp shooter nito sa tres at kayang-kaya niyang magdala ng bola kahit pa sa traffic. At alam nyo ba na si Minoru ang ace player ng Sano? Oo, tama kayo ng dinig. Si Minoru ang ace player ng Sano bago pa dumating si Sawakita. Kaya dito pa lang, deserve na niya ang nasa top 5. Atsushi Tsuya ng Day High School. Konti lang ang data natin tungkol sa manlalarong ito. Dahil nga sa manga at anime adaptation ng Slam Dunk ay kukonti lang ang kanyang airtime. Ang tanging alam lang natin sa kanya ay siya ang ace player at kapitan ng Day High School na naging finalist sa Inter High. Kaya kahit hindi natin siya nakita maglaro, considered na siya ay isang mahusay na manlalaro. At para sa akin, deserve niya ang nasa top 4 dahil sa kaganapan sa Nationals na binuhat niya ang buong Day High School patungo sa championship ng Nationals. Shiyoshi Minami ng Toyotama. Siya ang ace player ng Class A team na Toyotama na naghari sa buong Osaka. At itong si Minami ay ang numero unong shooter sa rehiyon nila at pinatunayan niya noong labanan ng Toyotama at Shoko. Nagpaulan siya ng maraming tres. Kilalang kilala si Minami dahil sa husay nito. Ngunit sa likod ng kanyang kahusayan ay may pagkarumi ito maglaro. Dahil nga'y dinidisgrasya niya ang ace player ng kalaban tulad ni Rukawa at Fujima. At dahil dyan, binansagan siyang ace killer Minami. Dai Moroboshi ng Aiwa Academy. Konti lang ang data natin sa manlalarong ito. Dahil katulad ni Choshiya ay konti lang ang kanilang airtime. Ang alam lang natin sa kanya ay siya ang ace player at kapitan ng Aiwa Academy na pumasok sa finals ng Nationals. Ngunit ang talagang nagkumbinsi sa akin na ilagay siya sa top 2 ay ang kanyang pagiging one-man team. Dahil ayon sa aking pananaliksik at ayon na rin sa manga, ang Aiwa Academy pala ay isang mahinang team pag wala si Moroboshi. Dito pa lang nalaman na natin na mamaw maglaro itong si Moroboshi. Imagine! Isa kang manlalaro na walang maaasahan sa iyong mga kampi at nabuhat mo sila patungo sa finals. At tinalo mo pa ang napakalakas na team na Shoko. Sa tingin ko, majority sa inyo ay sasang-ayon pag sinabi kong ang number 1 ay si EJ Sawakita. No more explanation, kitang-kita naman sa laro pa lang na siya ang number 1 sa buong Japan. Kaya sa ating listahan ng top 12 na pinakamagaling na manlalaro sa labas ng Kanagawa, ay si Sawakita ang number 1.
At dyan na nagtatapos ang video natin sa araw na ito. Kung nagustuhan mo naman ang video about sa slam dunk, subscribe to Jingo TV.